na aralan ay manggagaling sa aklat ng 1 Samuel chapter 23 verse 1 to 5. At mula dito, pagtutuunan natin ang pansin na nalulugod ang Diyos kapag hinahangad natin ang kapakanan ng pamayanan kung saan tayo ay nakatira. At para naman sa talata na ating kakabisaduhin, ito ay magmumula sa Jeremiah chapter 29 verse 7. Panghuli, para sa mga layunin ng ating aralin, gagawin natin ang mga sumusunod. Una, sabihin kung paano binabayan ng Diyos si David sa pagligtas ng bayan ng Keilah. Pangalawa, ibahagi ang ilan sa mga problema ng ating komunidad at kung ano ang ating nararamdaman tungkol sa mga ito. At pangatlo, manalangin para sa ating pamayanan. Simula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay aawit. At ang pamagat ng ating aawitin ay Giving Gladly Day by Day. Sundan nyo na lamang ako, mga bata, ha? Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, day by day, loving, loving, gladly loving day by day, loving, loving, gladly day by day. Seeking, seeking, gladly seeking day by day, seeking, seeking, gladly day by day, praying, praying, gladly praying day by day, praying, praying, gladly day by day. Magaling mga bata! Magandang araw sa inyo mga bata. Bago tayo magpatuloy sa ating lesson sa araw ito, tayo muna'y manalangin. Iyukon natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito at sa pagkakataon na ito, Panginoon, na pinigil niyo sa amin upang makapag-aral ng iyong salita. Dalangin ko po ang aming guro na siyang magtuturo sa amin. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge na nagagaling sa inyo. Kayo din po, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang maunawaan ang iyong mensahe, Panginoon. At sa pagpapatuloy ng aming gawain, kayo po ang manguna at gumabay sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, ang ating kwento sa araw na ito ay tungkol kay David at sa mga Filisteo at sa bayan na tawag ay Keilah. Ito ay mababasa sa 1 Samuel chapter 23 verse 15. Ang Keilah ay matatagpuan malapit sa Adulam. Sa Adulam ay may kuweba na kung saan si David at ang kanyang mga tauhan ay nagkubli noong tinutugis siya ni Haring Saul. Si David ay mabuting tao na siyang pinarangalan ng Panginoon. Subalit nais ni Haring Saul na siya ay mapatay. Gayunpaman, natiling may respeto si David sa hari. Isang araw, ang mga Filisteo ay inatake ang bayan ng Keilah at kinukuha nila ang mga bagong aning mga butil. Narinig ni David ang nangyari sa bayan ng Keilah at sa panahon na yon, hindi na ni sila nagkubli sa kuweba ng Adulam. Sila ay lumipat sa kagubatan ng Haret at hindi rin kalayuan sa bayan ng Keilah. Pero bago gumawa ng kahit anong hakbang, siya ay nagtanong sa Diyos sa panalangin. Pupunta ba ako at sasalakay ng mga Filisteo? At sinabi ng Panginoon kay David, ikaw ay pumunta at takihin ang mga Filisteo at iligtas ang Keilah. Balit, sinabi ng mga tauhan ni David, dito pa lang sa Juda ay takot na kami. Mas lalo na kung pupunta pa tayo sa Keilah at umatake sa mga pwersa ng mga Filisteo. Nang magkagayoy, muling nagtanong si David sa Panginoon at sinagot siya ng Panginoon at sinabi, bumangon ka,
Pumunta ka sa Keilah sapagkat ibibigay ko ang mga Filisteo sa iyong kamay. Kaya si David at ang kanyang mga tauhan ay inatake ang mga Filisteo, natalo nila ang mga Filisteo at kinuha ang kanilang mga hayop. At sa huli, nailigtas ni David ang bayan at mamamayan ng Keilah. Mga bata, ano ang panganib na kinaharap ng mga tao sa bayan ng Keilah? Sila ay inatake ng mga Filisteo na kumukuha ng kanilang mga bagong ani. Sino ang nagligtas sa kanila? Si David at ang kanyang mga tauhan ang nagligtas sa kanila. Anong kasiguraduhan ang ibinigay ng Diyos kay David? Sinabi ng Diyos kay David na pumunta, umatake sapagkat ibibigay sa kanyang kamay at sa kanyang mga tauhan ang mga Filisteo. Mga bata, si David ay nagpakita ng pagmamalasakit sa pamayanan kung saan siya ay natili pansamantala. Hindi niya ginawa ang mga bagay ng mag-isa. Subalit, siya ay humingi ng patnubay sa Diyos. Nailigtas niya ang Keilah mula sa kamay ng mga Filisteo. Ang pamayanan na kung saan ikaw ay nakatira ay maaaring wala sa ilalim ng pag-atake ng mga kalaban ng mga sundalo. Subalit, ang iyong mga kapitbahay ay tiyak na nakakaranas ng gulo at nakakaharap ng panganib sa iba't ibang paraan. Ano ang mga problema na nakikita ninyo sa inyong pamayanan? Ang ilan ay mga bagay na maaaring problema sa ating pamayanan. Ito ang mga sumusunod. Una, may mga bata na naglilimos ng pagkain. Ikalawa, may mga taong walang tirahan sa kalye. Ikatlo, may mga mahihirap na pamilya. Pang-apat, may mga sirang pamilya. Ikalima, may mga pampublikong paaralan na mayroong napakaraming estudyante at napaka-kaunting mga guro sa mga silid aralan. Kaanim, maraming mga bata ang humihinto sa pag-aaral. Ikapito, may mga magnanakaw. Gawalo, may mga nag-aaway sa pagitan ng mga kapitbahay at mga masamang loob. Ikasyam, ang mga basura ay nagkalat sa maraming lugar at pangsampo, may mga baha kapag umuulan. Ang mga problemang ito ay tulad ng mga Filisteo. Sila ay napakalaki, mapanganib at sila ay nakakatakot. Ano ang magagawa ninyo para makatulong? Ano ang ginawa muna ni David? Tama. Hiniling niya sa Panginoon na tulungan siya at tinuruan siya ng Diyos na gawin ang tama. Mga bata, sa inyong edad, siguro iniisip nyo na kayo ay napakabata pa para nasambahin ang problema ng inyong pamayanan. Subalit kung magtitiwala at asa sa kapangyarihan ng Diyos, pwede kayong makagawa ng malaki kahit na kayo ay bata pa lang. Pwede nyo na hikayatin ang inyong pamilya na tumulong at sumali sa pagtulong sa pamayanan. Maaaring magbigay ng inspirasyon sa inyong paaralan na mag-organisa ng programa sa pagpapakain para sa mga batang nagugutom. Pwedeng magtatag ng programa na kung saan nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata at nagtuturo ng mabuting asal sa inyong kapitbahayan upang lumaki ang mga bata sa inyong lugar na mabuting mamamayan. Sumulat sa mga puno ng pamayanan para mabigyan ng solusyon ang mga kalat sa inyong barangay. At marami pa tayong maaaring maisip para matulungan ang ating komunidad. At laging tandaan na ang Diyos ang may mabuting plano. Kaya, manalangin muna sa Kaniya at hilingin na kayo ay Kanyang gabayan. Gayahin natin ang ginawa ni David. Nanalangin siya sa Diyos at humingi ng patnubay. Bilang aplikasyon sa ating pag-aaral, ang mga sumusunod ay ilan sa mga panalangin
na pwede ninyong hilingin sa Diyos para sa ating komunidad sa linggong ito. Una, hilingin sa Diyos na pangunahan niya ang mga puno ng mga komunidad sa pagdedesisyon para tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Pangalawa, hilingin sa Panginoon na patnubayan ang ating simbahan kung paano matutulungan ang ating komunidad. Pangatlo, hilingin sa Diyos na ipakita sa ating mga pamilya kung paano makakatulong sa mga nangangailangan ng mga kapitbahay. Mga bata, tayo ay dumako sa ating life verse. Ito ay nanggagaling sa Jeremiah chapter 29 verse 7. Ito ang sinasabi, "And seek the peace of the city, whether I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it. For in the peace thereof shall ye have peace." Mga bata, kahit tayo ay nasa ating tahanan, dapat tayo ay nagpapatuloy manalangin para sa ating pamayanan. Hilingin natin na bigyan tayo ng kapayapaan at pagpapala. Kung ating komunidad ay pinagpapala, tayo din ay masisiyahan, manirahan dito. Ngayon naman, sabayan ninyo akong basahin ang ating verse ng sabay-sabay at malakas. Handa, basa. "And seek the peace of the city, whether I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it. For in the peace thereof shall ye have peace." Isa pang malakas, mga bata. Handa, basa. "And seek the peace of the city, whether I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it. For in the peace thereof shall ye have peace." Salamat! Paalam! Magandang hapon sa inyo, mga bata. Tayo naman ngayon ay dadako sa ating offering time. Mga bata, sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Ang pagbibigay ng ating offering para sa gawain ng ating Panginoon ay mabuting bagay. Hindi tayo nawawalan ng anuman sa tuwing tayo ay nagkakaloob, sa halip na tayo ay namumuhunan o nag-aangkat patungo sa langit. Habang nilalagay natin ang ating mga offering, kantahin natin ang "I'm giving because I love Jesus." Sabayin niyo ako, mga bata, ah. Ready? Sing! I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Ayan, mga bata, tayo naman ngayon ay yumuko at tayo ay pumikit. Tayo'y mananalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami po ay makapagbigay at magkakaloob ng aming offering para po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga hindi po makapagkaloob sa araw na ito ay sa susunod po ay makapagbigay na po sila at patuloy niyo po silang pagpalain at i-bless sa araw-araw at maging ang mga magbibigay sa araw na ito. Salamat po sa inyo pong salita na amin napakinggan at salamat din po sa mga blessing na binibigay niyo po sa amin araw-araw, Panginoon. Maraming marami pong salamat sa pangalan ni Jesus na amin tagapagligtas. Amen. Bata, bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin, tayo yumupo, tayo ay pumikit. Manaming Diyos, mga Pangyarihan, kapot dakila sa lahat,
Panginoon, maraming pong salamat sa natapos po namin Sunday School. Maraming pong salamat, Lord, sa mensahe na amin pong napakinggan. Panginoon, maraming pong salamat sa mga bata po na naglaan ng oras. Nilaga ka kanilang mga tainga at sarili, Panginoon, upang makinig ng inyo pong salita, Panginoon. Panginoon, maraming rin pong salamat sa ginamit niyo pong tagapagsalita sa ang mensahero sa hapon pong ito, Panginoon. Dalangin po namin, naintindihan po namin ang inyo pong mensahe. At Panginoon, ito po ay magkaroon ng aplikasyon at maipamuhay ng mga batang ito at hindi po nila makalimutan sa kanila pong paglaki, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko rin po, Lord, ang mga batang ito ay patuloy niyo pong bigyan ng malasakit sa kanila pong pamayanan at ganoon din sa aming bansa, Panginoon, patuloy po silang maging makabansa at maging mabuting mamamayan, Panginoon, ng kanila pong lugar kung saan po sila nakatira, Panginoon. At sa aming pong pag-iwahiwalay, Lord God, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Sa susunod, Panginoon, ay balik niyo po kami upang makinig na inyo pong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo na aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga bata. Panalangin ko sa ating Panginoon na nawa kayo patuloy na maging mabuting mamamayan kung saan kayo nakatira. Okay? Maraming salamat sa inyo, ha. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Paalam! God made the earth, we know.